fresh fish. Very fresh. Kasi umaga pa. So yan, ito na yung gawin kong paksiw. So ito na lang yung natira. 1 kilo na lang. And kailangan nating linisin. So nakaupo ako dito kasi hindi ko pa talaga kaya na tatayo ng tatayo ng matagalan. Kaya kailangan kong umupo dito. And pagkatapos nito, magluto na ako ng paksiw na lagyan ko ng kamyas. Doon sa kinuha ko doon ng kamyas. And yung iba ay tawag doon. Lilinisin ko lang ito tapos yung iba ay stuck sa ref kasi ako pag ganitong isda na fresh talaga sa morning. Maramihan yung bilhin ko. Kaso lang ay naubusan na kami. So ang nakarating dito is ano na lang. Ang nakarating dito ay ilang kilo to? 1 kilo na lang. Kaya okay lang. Bukas ulit. Kasi everyday naman may ano dito may nagalako ng priskong isda. So dahan-dahan lang kasi talaga hindi pa ako pwedeng mag-force. Hindi pa ako pwedeng mamuwersa. Kaya ingat din sa tinik. And kunin ko lang yung ano niya, yung bituka. At saka ang bituka nito ay lulutuin ko para sa aking mga pusa. And mamaya, since wala na akong itlog na native, nag-order ako kay Tips Mio ng native na itlog. Meron akong i-orderan dito si Tips Mio kasi meron silang chicken na native at pinaitlog nila. Yun. Dahan-dahan lang para ano, para magiging yun. Hindi natin ipakita yung kutsilyo kasi tawag dun baka ay ano tayo, magalitan tayo ni ano, ni Lolo Meta. Anuin ko muna siya lahat, lagyan ko muna siya ng tawag dun, hiwain ko muna siya yung kanyang mga hasang very fresh fish. Mas maganda magluto na maaga para hindi mainit kasi mamaya sobrang init na. Kaya i-plano natin yung mga gagawin natin, di ba? Okay. So that's my activity for today. Anong tawag ito na isda? Matambaka. Or sa amin, kutub. Very fresh. Okay? So yan lang muna. Hindi ko na siya pabain kasi nga malansa. Inom muna ako ng sikwati para masidlan ng mainit ang aking tiyan. At yes, ito ang aming ulam for today. See you later.
Bye. Ito pala yung ano ko. Pinitas kong kamyas. Ito yung iano ko sa aking paksiw para pampaasim. Hindi na ako naglalagay ng suka. Kadalasan ang pampaasim ko ay kuan. Ang pampaasim ko ay kalamansi. Kalamansi juice. Okay. Ang taba niya. Sobrang mataba. Wala na pala akong ano, wala na akong coconut oil. Magpabili ako mamaya kay Titing sa Prince Warehouse Club sa Sugod. Kasi yun yung oil na ginagamit ko. Pag nag deep fry, kailangan ang gamitin nating oil ay coconut oil lang. Kasi yung hindi pwede i-deep fry yung extra virgin olive oil. Kasi ang extra virgin olive oil ay pang ano lang siya ng salad. Hindi siya, ano siya, mas healthy siya na hindi lutuin. Yung ano lang siya, i-mix pang garnish ng mga salad. Ako magsimula ulit ako. Magsimula akong uminom ng extra virgin olive oil na may turmeric. At saka calamansi. Maganda yun sa ating katawan. Eh, pero hindi ano ha, hindi boil, ano lang. Inumin lang talaga. I-mix mo sa ano sa i-mix mo sa turmeric. So maglaga, ang gamitin kong turmeric ay fresh. Maglaga ako ng fresh turmeric, tapos papalamigin, tapos pag lumamig na yung kaya ng ano hininumin, lagyan ko ng extra virgin olive oil. Yan yung payo ng doktor. Kasi iba-iba yung doktor. Sige na, babay na. Tapos na ako. Anuin ko lang to. Tawag doon. Lilinisin. Bye. Luto na ako ng paksiw. So, ang ilagay ko sa akin paksiw ay simple lang. Kamyas. Turmeric. Fresh luyang dilaw, bawang, and nasa ko muna to, luya. Pagkatapos nito, pahinga na. At itong niluluto ko ay hanggang ano na to? Ulam na namin to hanggang hapon. Parang ano na, makasave na sa time. At maraming ano, maraming time para pagpahinga.
lalong-lalo na ang init. Kaya mas mabuti na sa umaga ay gagawin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin para pag mainit na, hindi ka na mahihirapan. Kasi sobra nakakapagod yung init. Yun nga, schedule mo yung mga gagawin mo para smooth flowing ang activity mo buong araw. Thank God. Malapit na akong matapos. Pagkatapos nito ay tamang-tama inom na ako ng gamot. Pagkatapos ng inom ng gamot ay pahinga na. Bayot. Ganun lang. Pinaano ko na pa si ano, si Hope. Ilagay ko na lang yung gatas sa lagayan, parang bowl. Yes, marunong na siyang sumipsip. Ganun. Sinipsip na niya yung ano, yung gatas. Hindi na ako mahihirapan. Kasi, prepare na lang ako. Tapos, ilagay ko na lang sa bowl para sipsipin niya. Pero yung paglagay ko is yung tamang-tama lang. Maubos niya. Kasi, maano, mapapanis pag hindi niya maubos. At saka, pag napanis, syempre, mag-ano yung tiyan niya. Sige na, babay na. Concentrate muna ako sa pagluto, ha. See you! Thank you so much. Simpleng paksiw lang. Na, ito lang yung sahog. Healthy ulam na. Bye! Natin ang calamansi to taste para mawala yung lansa and then tubig and then that's it. Ilagyan ko na yan ng asin, kunting asin lang, and mamaya maluto na yan ang ating simpleng. See you.